Pambansang kamauman ni Pacquiao, kasado na po ang laban niya ngayong July 28, isang exhibition kontra Japanese Rising Featherweight Champion na si Chihiro Suzuki. 3 rounds exhibition nga po ang laban sa Tokyo, Japan. Kasalukuyang featherweight MMA champion itong si Chihiro Suzuki. May kasalukuyang kartada ito sa mixed martial art na 13 wins, 7 KOs. Ang kartada naman niya sa kickboxing, 12 wins at isang talo. So malupit itong kalaban ni pambansang kamauman ni Pacquiao dahil kasalukuyang champion sa featherweight. Pero boxing ang laban nila sa 3 rounds exhibition. Kaya masasabi pa rin natin na lamang si Pacman sa experience dahil boxing ang laban. May edad na 25 itong si Chihiro Suzuki at may tangkad na 5'8". So abangan natin ang exhibition ngayon ni Pacman sa Tokyo, Japan. Si pambansang Kamao mismo ang nag-announce sa Japan. Matatandaan na pumirma ng kontrata si Pacman under ng Ryzen. Kaya ito ang unang laban niya ngayon sa Ryzen promotion. Katulad na lang din ni Floyd Mayweather, mga tol. Inoferan ng Ryzen na lalaban ng exhibition sa mga MMA fighter. At ito naman ang ginagawa ngayon ni pambansang Kamao. Malaki ang offer ng Ryzen, mga tol. $1 million din yan. Huling exhibition ni Pacman laban kay DKU ng South Korea noong 2022. Panalo nga po si Pacman dyan via unanimous decision. Binugbog lang ni Pacman itong si DKU ng South Korea dahil hindi naman champion ito. Martial artist lang itong si DKU. Samantala itong kalaban niya ngayon na si Suzuki, champion po yan sa MMA. Kaya mas aktibo itong kalaban ni Pacman at may lakas din. Kaya abangan natin sa July 28. Sabi ni Pacman, ipapakita raw niya kay Chihiro Suzuki ang pagkakaiba ng MMA at boxing. Sa ibang banda naman, Adrian Broner pinakita ang ngipin na bungal. Natanggalan daw siya ng ngipin sa naging laban niya kay Blair Cobbs. Sinasabi rin ni Broner na dapat daw panalo siya kay Blair Cobbs. Lumaban daw si Broner kahit may injury. Wala daw inaatrasan sa laban. Sa ibang banda naman, bakbakan ni Devin Haney versus Sandor Martin. Pinag-utors na po ang first bid ngayong June 18. Inutusan ng mandatory defense si Devin Haney. Kailangan ng depensahan ang WBC Super Lightweight Belt. Pagdating sa ibang champion, mabilis mag-utos ng mandatory ang WBC. Pero pagdating kay Canelo Alvarez, hindi pa nila inuutusan ng mandatory defense. So may pinapaboran talaga itong WBC. Kapag superstar ang may hawak sa WBC belt, hindi nila ito minamadali na magdepensa ng belt. Pero pagdating sa ibang champion, utos ka agad ng mandatory defense. Sa ibang banda naman, Teofimo Lopez, binabalaan niya si Frank Martin laban kay Tank Davis. Kung gusto raw ni Frank Martin manalo, kailangan niya i-push itong si Tank Davis. Gagawin daw lahat ni Frank Martin ang makakaya para manalo. Mahirap daw kasi makipag-outbox lang hanggang sukdo lang 12 rounds laban kay Tank Davis. So abangan po natin yan ngayong June 15, undercard ang laban ni David Benavides sa light heavyweight para sa interim belt. Ayon sa report, yung balitang Manny Pacquiao versus Mario Barrios para sa bakanting WBC belt, pwede daw mangyari yan bago matapos ang taon. Kailangan muna tapusin ni Pacman ang exhibition under ng Ryzen.